Bawat segundo, bawat minuto, bawat oras ay maraming kaganapan sa ating lalawigan. Kaya naman, huwag nang magpahuli sa Balitang Bulakenyo. Narito na, Bulacan in a Minute! Livelihood assistance, ito ang tugon ng Provincial Agriculture Office at Provincial Veterinary Office sa pangunguna ni Gov. Willie C. Alvarado at Vice Gov. Daniel Fernando nang namahagi ang mga ito ng iba't ibang assistance na tutulong sa kabuhayan ng mga Bulakenyo. Tumanggap ng 133 fishing gears assistance ang mga mangisda mula sa bayan ng Hagunoy, Bulacan at lungsod ng Malolos. Nagpamahagi ng puhunang hayop sa lahat ng delegadong Bulakenyo kamakailan sa harapan ng Provincial Veterinary Office sa 60 Bulakenyo na naghahayupan o pag-aalaga ng hayop ang kabuhayan sa lalawigan ng nangingitlog o layer type na uri ng itik at manok. Ito ay bilang panapos gawain sa pagsasanay ng Back to Basics, Sustainable Livestock and Poultry Development. Sa kabilang banda, 66 medical devices gaya ng nebulizer, blood pressure apparatus, glucometer at wheelchair ang inuwi ng mga Bulakenyong indigent kamakailan. Ang mga kagamit ng ito ay personal na kahilingan ng mga Bulakenyo, kina Gov. Willie at Vice Gov. Daniel upang hindi na bumili pa ng medical equipment para sa mga kapamilya nilang may sakit. Samantala, tumanggap ang pamahalang panlalawigan ng isang fire truck mula sa Smart Telecommunications Company kamakailan na ginanap sa harapang gusali ng Kapitolyo. Ito ay bilang suporta at tulong sa kaligtasan ng mga Bulakenyo, lalo na sa panahon ng kalamidad o sunog. Naghatid ng mga pangangailangan pangkalusugan para sa mga Bulakenyong veterano at kanilang mga pamilya ang pamahalang panlalawigan ng Bulacan at Veterans Memorial Medical Center o VMMC kamakailan sa Bulacan Capitol Gymnasium. Ito ay bilang tugon sa kahilingan ni Gov. Willie na mabigyan ng serbisyong medikal ang mga veterano ng World War II at ang mga retirado ng Armed Forces of the Philippines. Isipin natin, malaking bagay po, malaking kahulugan po ito sa mga buhay ng ating mga pasyente, lalo na ang mga mahihirap, na wala naman pong ibang pwedeng asahan, kundi ang maayos na serbisyo mula po sa inyong ospital. Upang maserbisyohan ang lumalaking populasyon ng lalawigan, kamakailan ay ginanap ang groundbreaking ceremony para sa 200-bed capacity extension building ng Bulacan Medical Center. At ito'y upang sa gayon, yung mga nasa corridor, yung mga hindi natin ma-accommodate dito, lahat na yan matatanggap natin sa Provincial Medical Center at mabibigyan natin ang tamang lunas ang kanilang karamdaman. Ang 200 na karagdagang bed capacity po ng ating ospital ay nangangulugan na mas marami pang Bulakenyong may sakit ang mabibigyan din natin ng lunas at kalingan. Patuloy tayong naniniwala na ang kalusugan po ng ating mga mamamayan ang pinakamahalagang yaman ng ating lalawigan. The Department of Health continues to promote this regular year-round blood donation. Kauspuso mo ako magpapasalamat sa bawat isa narito upang magtigay ng biyaya ng buhay sa pamamagitan ng pagdodonate ng inyong mga dugo. You truly are heroes in the lives of our recipients. Tinaguri ang lifesaver ang mga Bulakenyong blood donors na kinilala at pinarangalan sa katatapos lamang na 2018 Blood Palloners Awarding Ceremony ng pamahalaang panlalawigan na ginanap sa Iyas ng Bulacan Convention Center noong 16 ng Agosto 2018. Na kung meron isang korekto ang gobyerno na walang gastos at pakikinabangan ng lahat, walang lubos po tayo nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating itigay pagkaroon ng ligtas at sapat na supply ng dugo sa ating lalawigan. Ang pagbibigay po ng dugo ay pagbabahagi ng sarili. Ito ay habang buhay na mag-uugnay sa 2 taong pinagpuklod ng malasakit at magpapalaga sa kapwa.
Kulang 16,000 Bulakenyo ang tumanggap ng unconditional cash transfer na nagkakahalaga ng 2,400 kada tao mula sa Land Bank of the Philippines at Department of Social Welfare and Development ng national at regional offices. Ito ay bilang suporta sa mga Bulakenyong labigong pumasa sa Pantawid Pamilya Program o proyekto ng national government para sa mahihirap na Pilipino na ginanap sa Bulacan Capitol Gymnasium at hiyas ng Bulacan Convention Center noong October 5, 20 and 27, 2018. Samantala, upang maging maayos ang bawat pamamahagi, una nang inihanda ng pamahalaang panlalawigan ang mga lugar na pagdadausan, pagkain at mga kaukulang tao na magtutulong-tulong para maging organisado ang nasabing aktibidad. Mula sa 115 awardees na nakapasa sa 2017 Seal of Child-Friendly Local Governance Audit, municipal level sa buong Region 3, 2 lungsod at 16 na bayan ay galing sa lalawigan ng Bulacan. Kaya naman bilang suporta, ginawaran ng plake ng pagkilala at learning materials bilang insentibo ng pamahalang panlalawigan ang mga nagwagi noong 5 ng Setyembre, 2018. Layunin ng parangal na ito na masiguro ang kalidad ng edukasyon, programang pangkalusugan, proteksyon at karapatan ng mga bata sa Pilipinas. Sa ngalan po ng dakilang lalawigan ng Bulacan at makiisa sa mga tatanggap ng awards, binabati ko po lahat ang ating mga child development workers. Palakpakan nga po natin sa inyong pagsusumikap at pagmamalasakit para sa ating mga kabataan. Larong basketball o bola kontra droga ang napiling kampanya ni Vice Gobernador Daniel R. Fernando sa kooperasyon ng Pamahalaang Panlalawigan at Damayang Filipino upang suportahan ang programang Drug-Free Pilipinas o ang hangarin ni Pangulong Rodrigo Duterte na labanan ang paggamit ng ilegal na droga sa bansa. Kaya naman, upang higit na paigtingin at maging maimpluwensya lalo na sa mga kabataang Bulakenyo ang advokasiyang ito, hinikayat ni Vice Gov Daniel ang mga kaibigan sa industriya ng showbiz upang maging manlalaro at bumaba sa iba't ibang barangay at universidad ng lalawigan. Mga kabataan, mga tagabayan ng Bulacan, narito po kami hindi upang maglaro lamang ng basketball sa buong lalawigan, of course sa labas din ng ating lalawigan. Ay kami po ay nagpo-promote ng anti-drug campaign. Ano po? Ito po ay bukisiya ng ating minamahal na Pangulo ng ating bansang Pilipinas, Pangulong Rodrigo Duterte. Palakpakan po natin. Kalimutan po natin ang Vision Droga sapagkat ito po ang magliligaw sa ating landas tungo sa hindi magandang kinabukasan. Ang Drug Free Bulacan, Drug Free Show Business. Epektibo po ito dahil po imbis na po gumawa po sila ng masama katulad po ng pagdodroga, nilalaan na lang po nila yung oras nila sa pagbabasketball at doon po sila nalilibang. Super effective po yung programa po ni Vice Gov kasi po una po sa lahat, nakakaiwas po yung mga kabataan po sa droga. For example po, naboboard po sila, so pwede po silang magbasketball na lang po. Miss po na magdodroga. Masayang-masaya po ako, honored at syempre flattered din po ako na maanyayahan ako sa programa ni Vice Governor Daniel Fernando na Bola Kontra Droga kasi syempre po nakakapag-inspire kami, nakaka-motivate kami ng mga tao, ng mga kabataan especially at nalalayo namin sila sa mga masasamang bisyo. Tahe ko po sa mga kabataan ay hanggat sa maaari, huwag po tayong i-try, huwag niyo po i-try yung droga at
kung maaari po talagang mag-focus tayo sa pag-aaral natin at saka sa sports para po tuloy-tuloy yung ating growth as a person. So, pakinggan nyo to, malaking bagay talaga to itong programa na to ni Vice Gov na Bula Kontra Droga. Kasi yung mga kabataan, pag wala kasing ginagawa, doon sila makaisip ng masama, mga drugs, gano'n. So kung may ginagawa ka, busy ka sa sports, hindi lang basketball, basta sports, maiwas at magiwas ka talaga sa drugs kasi may pinaghahandaan ka eh. Sa mga kabataan na mag-sports na lang tayo, huwag na tayo mag-drugs. Tuloy-tuloy ang Kapitolyo sa barangay na hatid ay serbisyong medikal sa ating mga kalalawigan kung saan nagbibigay ng libreng check-up, gamot, x-ray, ECG, gupit, masahe, at baon package para sa mga batang Bulakenyo. San Juan City of Malolos. May sulaw kalumpit. Kakarong Bata Pandi. Taal City of Malolos. Kakarong Matanda Pandi. Santo Cristo City of Malolos. San Agustin Hagunoy. Borough Second Balagtas. Sapang Bulak DRT. Kapitangan Paumbong. San Agustin Hagunoy. Mercado Hagunoy. Sagrada Familia Hagunoy. Katakte Bustos. Duhat Bukawi. Sagrada Familia Hagunoy. Santa Elena Hagunoy. Gabihan San Ildefonso. Sitio Duplas Kalawakan DRT. Prensa 2 Marilao. San Nicolas Hagunoy. San Nicolas Hagunoy. Asong Kalyo San Rafael. Pinambaran San Miguel. Santa Ines San Miguel. Bagong Bayan City of Malolos.
San Pedro Hagunoy. Bangkal Norzagaray. Minuyan Norzagaray. Partida Norzagaray. San Mateo Norzagaray. San Roque Hagunoy. San Jose Hagunoy. Kutkot Pulilan. Carlaville North Subdivision, Prensa 2, Marilao. Caibanban City of San Jose del Monte. Santa Monica, Hagunoy. Hulo, Meycauayan. Pasongkalos, San Rafael. Ligas City of Malolos. San Miguel Hagunoy. Santo Rosario Hagunoy. Bulacan Provincial Jail, City of Malolos. San Isidro Matanda, Hagunoy. San Agustin, Hagunoy. Santo Cristo, Pulilan. National Trade School Area E, Sapangpalay, City of San Jose del Monte. Santa Lucia, Kalumpi. Cooperatives, partners for building resilient and empowered communities towards a better and stronger communities. Iyan ang tema ng katatapos lamang na pagdiriwang ng buwan ng kooperatiba, kung saan mas naging makabuluhan ang pagdiriwang dahil kinilala ang Bulacan bilang lalawigan na may pinakamaraming bilang ng kooperatiba na pumasok sa top 50 cooperatives in the billionaire bracket at pangalawa sa number of cooperatives in the millionaire bracket ng Cooperative Development Authority noong 2017. Kasama sa 4 na bilyonaryong kooperatiba ang St. Martin of Tours Development Credit Cooperative na may 1.96 bilyong halaga ng assets, San Jose del Monte Saving and Credit Cooperative na may 1.66 bilyon, Manatal Multipurpose Cooperative na may 1.52 bilyon, at Ligas Cooperative ng Bayan sa Pagpapaunlad na may 1.51 bilyon. Institusyon. Sa ngayon ay atin pong tinitingnan sa kabuuan ang pag-angat ng antas ng pamumuhay ng mga kasapi ng kooperatiba upang masabi natin na ang kooperatiba ay isang mahalagang instrumento, mahalagang tools para iangat ang antas ng pamumuhay ng mga mamamayan. Mapalad ang lalawigan ng Bulacan sapagkat sa loob ng maraming panahon ay taglay natin ang karangalan bilang cooperative capital of the Philippines. Nating pinasigla ng mga kooperatiba ang ekonomiya ng Bulacan sa pamamagitan ng pagpapalawig ng malayang kalakalan at komersyo sa lalawigan at pagbibigay ng pagkakataon sa maraming maliliit na mamumuhunan sa makapituwid
binigyang daan ng mga kooperatiba ang pagkakaroon ng timbang at balancing kompetisyon sa kalakalan sa pagitan ng mga dambuhalang korporasyon at mga maliliit na namumuhunan sa pamamagitan ng pagbubuklod at pagbabahagi ng kanilang mga naipong salapi upang makalikom ng sapat na puhunan. Bago pa man formal na buksan ang pagdiriwang ay nagsama-sama ng bumida sa parada ang mahigit 3,000 miyembro ng kooperatiba sa Lalawigan kung saan ang bayan ng Pandi, San Ildefonso at lungsod ng Malolos ang itinanghal na bigas delegation sa kani-kanilang class. Gayun din, nagpakitang gila sa Co-Olympics, laro ng lahi ang bawat isa at kinilala bilang overall champion ang District 4. Etong Congress, maganda rin po ito na kung saan nakita natin kung gano'ng kalaki ang support ng provincial government. At ako po, sa kanan ng buong Central Luzon, nagpapasalamat ako dahil hindi lang naman Bulacan ang inaccommodate dito, but lahat po ng Lalawigan ng buong Region 3. Upang palawigin pa ang kaalaman at kasanayan sa pamumuhunan ng 413 aktibo at compliant na kooperatiba sa buong Lalawigan ng Bulacan at Karatig Lalawigan, matagumpay na nakapagsagawa ang pamahalaang panlalawigan ng First Central Luzon Regional Cooperative Congress kung saan tinalakay ang gender and development at cooperative tax exemption noong Oktubre 16 hanggang 17, 2018 sa Hiyas ng Bulacan Convention Center. Ang kolektibong pagnanasang isulong ng antas sa pamumuhay ng inyong mga kasapi ay ang bigkis na nagbubuklod sa lahat ng mga kooperatiba. Ang bigkis na ito ay patuloy na pinatitibay ng panahon at ang pagbubuklod na ito ay magbubunga ng mga biyayang hindi lamang mangangahulugan ng magandang buhay para sa ating mga kasapi pagkos ay kaunlaran din para sa ating lalawigan. Ang kooperatiba po ay isang pamilyang kasal sa kasiyahan, katuwang sa tagumpay, sandigan sa oras ng pangailangan ng bawat kasapi. Sa kooperatiba, natututo ang ating mga mamamayan na magpunyagin, mag-impok, pag-unayan sa kapwa, tungo sa minimit ng pag-asayon sa buhay. Ito ay nagsisilbing gabay sa pagpapaunlad ng sarili, pagpapayabong ng ari-arian. Kinilala at pinarangalan ni na dating Pangulo ng Pilipinas na kasalukuyang House Speaker na si Gloria Macapagal Arroyo at Acting Governor Daniel R. Fernando ang mga nagwagi sa katatapos lamang na Gawad Galing Kooperatiba 2018 na may temang Cooperative Partners for Building Resilient and Empowered Communities Towards a Better and Stronger Communities na ginanap sa The Pavilion Hiyas ng Bulacan Convention Center. Ang kooperatiba ng Bulacan ay talaga napaka-importante. At hindi ako nagugulat sa inyong mga achievements. Nalaman ko na nung karangkawan, umabot ko pa na halos 100 ang kooperatiba ng Bulacan. At nalaman ko rin na halos 20% na ng Bulacan yung ay miyembro ng kooperatiba. Yung 20% of the people are members of kooperatives. At napakarami na rin na inyong mga millionaire cooperatives. At meron na kayong 4 na billionaire cooperatives. Ginawaran ng parangalang samahang kapatirang kababaihan ng Pulilan Multipurpose Cooperative na nagwagi bilang Gawad Galing Kooperatiba Medium Scale Category at Palayan Sanayon Multipurpose Cooperative ng lungsod ng Malolos na itinanghal na nanalo para sa Large Scale Category. Kapwa sila tumanggap ng torpeyo at 80,000 na perang insentibo. Bukod dito, kinilala din sina Enrile Garmar, tagapangulo ng Kapitbisig sa Pag-unlad Multipurpose Cooperative bilang Gawad Galing Co-op Leader, habang si John Luis Santiago, Municipal Cooperative Development Officer ng Marilao bilang Gawad Galing Co-op Officer, na parehong tumanggap ng tropeyo at 30,000 piso, gayon din binigyang parangal ang Municipal Cooperative Development Council ng Marilao bilang Gawad Galing Co-op Council at nag-uwi ng tropeyo at 50,000 piso. Pinarangalan din ng GGK ang bagong Baryong Multipurpose Cooperative, Pandi, bilang Gawad Galing Kooperatiba Ginuntoang Huwaran. But we should have a resolve further to push for new frontiers and greater heights in our cooperative movement. Should conclude the movement against poverty and disempowerment. With a strong finish, dapat magtagumpay tayo at pagkatagumpay po natin, nakatayo pa rin po tayo. Interestingly, the word cooperative vision
means work together. Throughout history, this has been the proven formula for all of us. Working together with the intention to provide heartfelt service to uplift the living conditions of each of our members and to our respective communities. Paglilingkod at pagmamahal, yan ang puso ng cooperative. But today, my beloved colleagues in the cooperative movement, we are giving you. You shine tremendously. You are the Gawad Parangal Awardee. Bulacan Provincial Cooperative Enterprise Development Office, Province of Bulacan. Kinilala ang pamahalang panlalawigan ng Bulacan sa pamamagitan ng Provincial Cooperative and Economic Development Office o PCEDO bilang Best Performing LGU in Cooperative Development sa 2018 Gawad Parangal Awarding Ceremony ng Cooperative Development Authority na may temang Cooperatives, Partners for Building Resilient and Empowered Communities Towards a Better and Stronger Philippines na ginanap sa Novotel Hotel, Quezon City noong 26 ng Oktubre. Bukod sa pagiging kampiyon sa kategoryang pangprobinsya, naipakita rin ng Bulacan ang epektibong pagganap sa pag-unlad ng kooperatiba nang makuha ng bagong Baryong Multipurpose Cooperative mula sa Pandi Bulacan ang unang pwesto para sa Most Outstanding Primary Cooperative para sa Large Category. Dagdag pa rito, iginawad sa San Jose Del Monte Credit and Development Cooperative ang ikatlong pwesto sa parehong titulo. Samantala, itinanghal naman ang Marilao Cooperative Office bilang ikalawang pwesto para sa Municipal Category. Pinungunahan ni Gov. Wilhelmino M.C. Alvarado ang ribbon-cutting ceremony ng bagong dalawang palapag na gusali ng Gregorio Del Pilar District Hospital sa Bagong Bayan, Bulacan, Bulacan noong 4 ng Oktubre 2018 na ipinagkaloob ng Department of Health para sa Health Facility Enhancement Program 2016 sa pakikipagtulungan ng pamahalang panlalawigan ng Bulacan. 90th Bulakenyo ang nakatanggap ng 10,000 cash incentive mula sa pamahalang panlalawigan ng Bulacan sa pagdiriwang ng pagkilala at pagpapahalaga sa mga sentenaryong Bulakenyo at pagdiriwang ng Linggo ng Katandaang Pilipino na ginanap sa The Pavilion, Hiyas ng Bulacan Convention Center, Lungsod ng Malolos noong 8 ng Oktubre 2018. Taos puso kong nagpupugay ang inyong lingkod at nagpapasalamat sa lahat ng mga sentenaryong kikilalanin ngayon sa lahat ng kanilang hindi matatawarong kontribusyon sa buong lalawigan ng Bulacan sa mahabang panahon. Hinahangad na patuloy pa silang biyayaan ng higit pang kalakasan at mabuting kalusugan. Bukod sa cash incentive ay nakatanggap ng plaque at 100,000 ang mga katandaang inabot ng edad 100 mula sa DSWD. Kinilala ang Joyful Garden Farm Organic Farmers Association Incorporated ng Bulacan at miyembro ng Bulacan Farm Tourism Association Incorporated bilang top seller sa pagbubukas ng likha ng Central Luzon 2018 sa Mega Trade Hall 2 SM Mega Mall, Lungsod ng Mandaluyong noong October 9-14, 2018. Tampok din sa nasabing trade fair ang iba pang mga produkto tulad ng processed food, mga kagamitan sa bahay, ceramics, alahas, fashion accessories, bags, footwear, mga pangregalo at pamaskong dekorasyon mula sa 6 na lalawigan ng Central Luzon kabilang ang Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Layunin ng trade fair na ipakilala ang mga dekalidad na produkto ng Central Luzon sa buong mundo. Dinayo ng mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan sa lalawigan ang General Assembly para sa programang Tulong Pang-edukasyon para sa Kabataang Bulakenyo, Gov. Willis Scholarship Program na naganap noong 18 ng Oktubre sa Bulacan Capital Gymnasium. 1,791 bilang ng mga kabataang Bulakenyo ang nakinabang sa naturang programa. Ang edukasyon marahil ang pinakmabisa dayunduyan ng pag-asa at pinakamahusay na katalista ng tunay na pagbabago na lubos na kinakailangan ngayon ng ating bayan sa pagtataguyod ng ating mga kolektibong atikain. Kaya nga po bilang saligan ng kapayapaan, katiwasayan at positibong pagbabago, marapat lamang na pagsumikapan natin maitaguyod ang pagkakaroon ng dekalidad na edukasyon na pambungad rin titiyak sa isang magandang hinaharap. Nais ko samantalahin kayong mga mag-aaral
kayo nang nakakakuha ng higit na kaalaman at kansanayan sa pamamagitan ng isang mahusay na edukasyon, kayo ang maging instrumento ng magandang mga pagpapala ng pagpapaliwanag sa ating mga kalalawigan. Sa harap po ng mabibigat na suliranin ng ating bansa, mas lalong magiging matatag ang ating pag-asa at pagtitiwala sa ating mga kabataan bilang mga tagapagmana ng ating mga pangarap. Ang dekalidad na edukasyon po ang ating sandata. Tama ba? Tama po ba? Laban sa siglo ng kamangmangan at kahirapan, ang pagkakataong makapag-aral ay karapatan ng bawat bata at kabataan sapagkat ito ay atas sa atin ng saligang batas ng Pilipinas. Kaya nga po, nagpapasalamat tayo sa ating Pangulo, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at mga mambabatas na nagtataguyod at nagtaguyod ng libreng edukasyon hanggang kolehiyo. Pinarangalan ng pamahalang panlalawigan ng Bulacan sa pangunguna ni Cob Wilhelmino MC Alvarado ang 16 na mga kabataang individual at 2 grupo na umangat sa kanilang larangan at nagsilbing inspirasyon sa iba pa na maging mga mabubuting mamamayan sa katatapos lamang ng Gintong Kabataan Awards 2018 na ginanap sa The Pavilion Hiyas ng Bulacan Convention Center sa lungsod na ito. Saksihan natin ang silakbo ng mga kilusang kabataan na ganap na nagpapaninga sa apoy ng pagbabago na muli nating dinanasang makamtam sa panahon ng kasalukuyan. Gaya ka po, mahalagang muling tumindig at magkaisa ang mga kabataan upang italagang muli ang kanilang mga sarili sa mga dakilang layon na magtataguyod sa kapakanan ng ating bayan. Bilang kinatawa ng panauhing tagapagsalita na si Senador Juan Edgardo Sonny Angara, inihatid ni Miguel Alfonso Lima mula sa Legislative Office ng Senador ang mensahe nito. I think we all agree that someone is excellent when they are at the top, when they are the first, when they are the leader, or when they have introduced a different way of doing things. Sila yung mga namumukot-langit. I also think that we have deep misconceptions about excellence, about what entails to be excellent. Minsan may mali sa ating pag-intindi ng kahusayan. Sometimes we think excellence from talent. We forget that it's about hard work, natural ability, perseverance, and grit. Samantala, iginawad kay Angelica Angel Luxin Colmenares mula sa Santa Maria ang pinakamataas na parangal bilang natatanging gintong kabataan ng taon. Gayun din iginawad kay Asian Games gold medalist Yuka Saso mula sa San Ildefonso ang gintong kabataan sa larangan ng sports individual at ang grupo naman sa Bulacan Kuyas at si Emmanuel Romano mula sa Bayan ng Baliwag ang hinirang na gintong kabataang bayani. Bukod dito, kinilala din para sa gintong kabataan sa kagalingang pang-akademya at agham si na Janelle Charisse Corporal mula sa Plaridel para sa sekundarya at Kevin Facum mula sa San Ildefonso para sa kolehiyo. Si Michael John Santos mula sa Uwando ang itinanghal na gintong kabataang entrepreneur. At para sa gintong kabataan sa larangan ng paglilingkod sa pamayanan para sa individual na kategorya, kinilala si na Reynaldo Abacan Jr. mula sa Maykawayan habang Caritas Day mula sa Plaridel naman para sa grupo. Tumanggap naman ang parangal bilang mga gintong kabataang manggagawa si na Erlene Rachel Macarayan para sa kategoryang professional worker mula sa lungsod ng Malolos at Alfred Santos mula sa San Miguel para sa kategoryang skilled worker. Sobrang thankful po unang-una sa lahat kasi hindi ko po alam na finally ma-recognize yung efforts ng kabataan lalo tigit sa iba't ibang larangan. And for me, isa pa lang tong simula at magpupursige pa po tayo para maipagpatuloy yung legacy ng mga kabataan dito sa ating bayan. Sa mga kabataan na sobrang passion nila yung art at sundin nyo lang kung ano yung nasa puso nyo and gawin nyo lang kung ano yung gusto nyo gawin and alam ko magiging successful. Gusto po yung gaya po sa akin ng mga kabataan na kung meron mang pupulit na pera na hindi pinaghirapan, dapat po isuli sa mayari.
Maraming marami po sa gintong kabataan sa award na ito at saka sa Governor Willie Alvarado. Kinilala din ngayong taon para sa gintong kabataan sa larangan ng sining at kultura, special citations, sina Paolo Quimpoy Feliciano mula sa Hagunoy, Katrina Hopia Legaspi mula sa Norzagaray, at Ross Ethan Seth De La Cruz mula sa Marilao, si Mary Joy Apostol mula sa Pulilan para sa sining sa Paganap, Jerry Christopher Cruz mula sa San Rafael, Interior Design, Normani Santos mula sa Lungsod ng Maykawayan, Fashion Design, at Ray Clement Maalyaw mula sa lungsod ng Malolo, sining ng pagtatanghal. Walang patid ang pagbibigay ng serbisyo ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan sa mga Bulakenyo sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga medical at assistive devices sa mga kalalawigang nangangailangan nito. Dito lamang ik-26 ng Oktubre ay nakapagpamahagi ang pamahalaang panlalawigan ng Bulacan sa pangunguna ng nanunuparang Gobernador Daniel R. Fernando ng 105 medical at assistive devices tulad ng wheelchair, quad cane, crutches, walker, glucometer, nebulizer, BP apparatus at digital thermometer. Nabusog sa kaalaman ng 500 na magsasaka sa lalawigan ng Bulacan sa ibinahagi ng Provincial Agriculture's Office ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan na may paksang Farmers Forum, Updates on Technology and Credit Programs noong 26 ng Oktubre sa The Pavilion Hiyas ng Bulacan Convention Center. Ito dinalakay ang paggamit ng makabagong teknolohiyang makatutulong upang mas mapadali at mas maging produktibo ang bawat araw ng pagsasaka at pagbubukli. Gayon din ay binigyang kaalaman ang mga magsasaka sa pagpapalago ng kanilang puhunan at ang mga tamang ahensya at bangko na dapat lapitan upang makahiram ng puhunan sa pagsasaka.